Nagulat si Kendra nang paglabas niya ng gate, ay hindi taxi ang naghihintay sa kanya kundi si Richard. Isang makahulugang ngiti ang nakaplaster sa mukha ng Tita Rosa niya, kaya't malakas ang kutob niyang may kinalaman ito kung bakit naruroon ang lalaki. She must have informed him about her departure today. Oo, aalis na siya today. Babalik na siyang New York as planned. Pilib din naman siya sa karisma nitong si Richard, nagawa nitong kunin ang loob ng kanyang Tita Rosa, gayong ayaw na ayaw nito dun dati. Well, she couldn't really blame her. Kung siya nga ay nagawang palambutin nito, ang Tita Rosa pa kaya. And what are you doing here? She faked a sarcastic tone, upang pagtakpan ang bigla-biglang pagiging eretiko ng pintig ng kanyang puso. He flashed her a million-dollar smile. Ang sabi kasi ni Tita you need a ride to the airport. So, I'm here, he said. Sporting a boyish grin, she would surely miss that smile, no, she would miss him, period. Parang ayaw na tuloy niyang umalis. You're insane, ang pag-alit niya sa sarili. Oo, walang sapat na rason para huwag niyang ituloy ang pagbabalik niya ng New York, not even after what happened in Tagaytay, barely a week ago. Though wala siyang pinagsisihan sa naganap, hindi pa rin iyon sapat na rason para may mabago sa kanyang mga plano. She's going back to New York just as planned. Naroon ang buhay niya. Dinag ko'y okay naman ang takbo ng kumpanya niyo. Di ko tuloy maintindihan kung bakit kailangan mo pang umextra sa pagtataksi, aniya dito. It was a lame effort to make a joke, Shino. Ang corny, parang gusto niya tuloy batukan ang sarili niya. Ngunit bumenta naman dito ang joke niya. Malakas itong natawa. Siyempre, once a businessman, always a businessman. Basta ba pwedeng pagkakitaan, anito na sinasakyan ang joke niya. So, ano, let's go at pumapatak ang metro, mahal pa naman akong maningil, ang sabi pa nito sabay kindat, at tapik sa hood ng mamahalin nitong kotse. Automatikong nag-init ang magkabila niyang pisngi. Pinigilan niya ang sariling huwag matawa, at saka mabilis na bumaling sa anak at kay Tita Rosa. At matapos ang maluha-luhang paalamanan, sumampo na rin siya sa kotse ni Richard. Kendra was asleep or pretending to be, he doesn't really know the whole travel, kaya hindi na lang niya ito inabalang kausapin. Hindi rin naman niya alam kung anong sasabihin dito. Napuyat siya kagabi sa kakaisip kung ano ang sasabihin niya dito ngayon. He even cancelled a very important business meeting today, para lang masundo ito sa Nueva Ecija, at nang makapag-usap sila, bago ito umalis pabalik ng New York. He wanted to clarify things between them before she leaves. He had so many things to say to her, he just didn't know where to begin. Pero tulog ito buong biyahe, kaya hindi siya makahanap ng chance para kausapin ito. Tuluyan na siyang naalarma nang makarating na talaga sila ng naiya. At nang makatanggap siya ng isang simpleng, thank you for the ride, mula rito, bago ito nagtangkang bumaba na ng kanyang kotse, ay tuluyan na siyang nagkalakas loob. His right hand automatically sprung to grip her arm, Kendra, aniya habang mahigpit na hawak ang braso nito. No, Richard, okay na ako dito, huwag mo na akong samahan sa loob. Kaya ko naman. And again, thanks for the ride, anito habang umiiwas ng tingin sa kanya. She was avoiding any conversation with him obviously. He was running out of time, he realized. Napakarami niyang gustong sabihin dito, ngunit hindi naman niya pwedeng sayangin ang natitirang minuto, para mag-isip kung paano niya sisimulan ang lahat ng iyon. Iisa lang ang paraang naisip niya, iyon ay ang idaan ang lahat sa gawa. He did what his instinct told him to do, at iyon ay ang hawakan ang batok nito, at saka ang hilahin ito palapit sa kanya. And then he kissed her in the mouth, hoping that by doing so, may parating niya dito ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Naramdaman niya ang bigla nitong paninigas, na tila ba hindi nito inaasahan ang gagawin niyang iyon. Ngunit sandali lang ang pagkakapatda nito, ilang segundo lang ay nararamdaman na niya, ang pagtugon nito sa kanyang mga halik. The kiss they shared was long and deep, tila ba kapwa nila gustong sulitin ang natitirang minuto. Habol na nila pareho ang paghinga, nang matapos ang halik na pinagsaluhan.
"Something's going on between us, Kendra," he murmured against her lips. "At alam kong nararamdaman mo din yun." Hindi ito sumagot pero base sa reaksyong nakikita niya sa mga mata nito, alam niyang sumasang-ayon ito sa kanya. "Yes," she felt the connection too. Kendra confidently strutted down the runway, sporting a Tony Burch handbag and shoes. Magulo sa baba ng catwalk, kanya-kanya ang mga fashion photographer sa pagpuesto para makakuha ng tamang angulo. She paused to give them time to take her pictures. The lights from the flashbulbs were almost blinding, but she had learned to see through them. After a few more poses, she started heading back backstage. She let out a sigh of relief the moment she was out of the public's eyes. Dumiretso siya sa kinalalagyan ng kanyang mga gamit. She checked her phone and was surprised to see 10 missed calls from Richard. Her heartbeat became erratic in an instant. Simula nang makabalik siya ng New York, ay panay na ang tawag nito sa kanya. Still, their relationship had remained a puzzle to her. Hindi pa rin klaro sa kanya ang estado nila. At hindi nga niya may aalis sa sarili na mainis. Naiinis siya dito dahil pakiramdam niya'y pinapaasa lang siya nito. Pero naiinis din naman siya sa sarili dahil hindi naman niya kailangang umasa, pero heto siya't umaasa na may patutunguhan ang nangyayaring ito sa kanila. Nagulat pa siya nang muling magring ang kanyang cellphone. And her heart began beating twice, its normal rate again when she saw Richard's name flashing on the screen. Lumayo siya sa mga kasamahan, upang sagutin ang tawag nito, "Hello, Anya. Alam mo bang nakasampung tawag na yata ako sa'yo? Why aren't you answering my calls? Where are you?" He sounded like a pissed boyfriend, at lalo siyang nainis sa sarili, dahil imbes na mainis siya sa inaakto nito, ay tila kinikilig pa siya na di ma-worry. "Well, I'm working. I'm in the middle of a show right now. Why? What's the matter?" Anya dito sa pilit na pinanormal na tono. "They have to bring Milan to the hospital, Anito." "What? What happened? How's Milan? Is she okay?" She panicked. She collapsed. Again. Sa paraan ng pagkakasabi nito ay mukhang may ideya na ito sa kalagayan ng bata. "But I thought she's okay," Anya sa alanganing boses. "Okay, your daughter has congenital heart disease, and you think she's okay. Are you making me laugh? So okay, Hino." Alam na nito ang tungkol sa kondisyon ng bata. Kinabahan siya. "She's undergoing some medical treatment, and the doctor said she's doing just fine," she defensively answered. "No, she's not okay. She has a heart condition and that's not okay," he sounded serious. Mas lalo pa siyang kinabahan. Maaari nitong gamitin ang kondisyon ng bata para makuha ito mula sa kanya. "Something must have triggered the attack," says her doctor, he said. "She must be sad or something." At ang sabi ni tita, panay daw ang tanong ng bata sa kanya noong gabi bago siya atakihin sa puso kung kailan ka uuwi. "So you see, Kendra, your daughter is missing you." Leon marahil ang dahilan kung bakit bigla na naman siyang inatake. "Oh my God," wala sa loob na nasambit ni Kendra. Bigla siyang nagilty. "So, when are you planning to fly back here, Anito? How is she right now?" she asked, instead of answering his question. "As of the moment, she's good. She's stable. But that's out of the question. When are you flying back here?" he asked again. "I can't," pag-amin niya. Oo, gustong-gusto niyang lumipad pauwi ng Pilipinas ngayon din. Pero hindi pwede. "What, Anito? Madami akong nakapilang shows. May mga go and see pa akong dapat napuntahan. Alam mo namang kababalik ko lang sa trabaho. Hindi ako pupwedeng umuwi ng Pilipinas ngayon, Richard," she desperately explained. "That's impossible. That's really impossible. Ipagpapalit mo ang anak mo sa trabaho." Nagpanting ang kanyang mga tainga sa narinig. "You don't understand. Nasasabi mo lang yan dahil mayaman ka. Kahit hindi ka magtrabaho ng isang buong taon, pwede. Iba ang sitwasyon ko, Richard, and you know that. Hindi ako pwedeng umuwi dyan, kahit na kailan ko gusto. Why am I even explaining myself to you? I don't owe you an explanation.
Well, kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging ina mo sa bata, then I'm taking back my words. I'm sorry. Kukunin ko na ang bata mula sa poder mo, Kendra. She's better off with me. There. Lumabas din ang tunay na motibo nito. Tinatakot mo ba ako? Aniya dito. Ayaw niyang ipahalatang natatakot nga siya dito. No, hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Wala ka namang time doon sa bata, kaya mas mabuti pa sigurong sa akin na muna siya. Mas mabibigyan ko pa siya ng sapat na oras at atensyon. You can't do that. Of course, I can. Ako ang ama ng bata, remember? And I can prove that. Maaari kong kunin ang bata mula sa'yo, kahit na kailan ko gusto, kahit sa legal pa na paraan. And you cannot blame me for thinking this way. I gave you a chance, Kendra. You blew it. You don't understand. Of course, I do. I'm a busy person too. Lagi mong sinasabing hindi ako magugutom kahit na isang buong taon pa akong hindi magtrabaho. You may be right. Hindi nga ako magugutom, pero libo-libo naman ang maaapektuhan. Libo-libo ang mawawalan ng kabuhayan kapag hindi ako magtrabaho. Libo-libo ang magugutom, anito. May mga taong umaasa sa akin, Kendra. Thousands of them. So you see, I don't buy your I'm too busy for this alibi. Cut that crap. I'm a very busy person too. But I will never be too busy for my own daughter. Especially when her life is at stake. And he hung up on her. Richard, are you still there? The line was dead, malakas siyang napamura. I hate Richard, I hate you. Are you sure it was me? Ang tanong ni Kendrick kay Larry, na modelo ding katulad niya. Dahil kapwa Filipina, idagdag pang pareho silang alaga ni Tim, daw mas nauna siya ng 2 taon dito, ay naging malapit sila sa isa't isa. Naroon sila sa apartment nito, na ilang block lang din ang layo mula sa sarili niyang apartment, dahil may ipapanood daw ito sa kanya. 100%. It was really you. Bakit? Ilang Kendra Vargas ba ang meron sa buong Pilipinas? Anito habang iginigiya siya papunta sa sala nito, kung saan naroroon ang TV set nito. Kailan ba yan? Aniya habang ipinupwesto ang sarili sa isa sa mga single couches na naroroon. Kahapon pa to, ni-record ko lang anito, habang may kung ano-anong pinipindot. Basta kalmahan mo lang, ha? Wala ka namang sakit sa heart. Baling nito sa kanya. Wala naman. Teka, ano ba yan? You're making me nervous, aniya dito. Here we go, anito bago pumwesto sa katabi niyang couch. Pumailan lang sa telebisyon ang tinig ng isa sa mga pinakasikat na showbiz talk show host ng Pilipinas, kasabay ng paglitaw ng isang video clip ng babaeng kahit naka-blurred ang mukha, ay alam niyang siya. Susunod, isang papasikat na Pinay ramp model, isa nga bang dating baby maker. Abangan ang aming exclusive interview mula mismo sa fiancé ng lalaking ama kuno, ng batang bunga ng pagiging baby maker, ng Pinay ramp model sa pagbabalik ng The Boss. And she froze. Forward mo, aniya kay Larry. Okay, wait, here, anito habang ipino-forward ang pinapanood nila. That's right, mga kaibigan. Si Kendra Vargas po ang tinutukoy natin dun sa napanood ni Ong Blind Item kanina, bago mag-commercial break, ang wika ng nagbabalik na talk show host. Sumikat siya dati sa YouTube dahil doon sa insidente niyang pagkahulog, mula sa runway in a middle of a fashion show. But in fairness to her, Kendra Vargas is one of the most promising Pinay ramp models in the international modeling scene now. Kasama ko ngayon si Miss Charmaine Torres, ang fiancé di umano ng ama ng batang naging bunga, ng pagiging baby maker nitong si Kendra Vargas, may ilang taon na rin ang nakakaraan. So, hello Charmaine, welcome to the show. Hello po, Tito Boy. Thanks for having me here, ang sagot ng babaeng guest ng talk show, na ni sa panaginip ay hindi pa niya ni minsang nakita. So, tell me, how are you related to Kendra Vargas? Fiancé ko po si Richard, which is the father of Kendra's daughter. So, you mean to say, may anak si Kendra Vargas? Yes. At nasaan na ang batang sinasabi mo ngayon? Nasa Nueva Ecija, nasa pangangalaga ng nanay-nanayan ni Kendra.
Actually, pamangkin lang ang pakilala ni Kendra doon sa bata, hindi anak. So, lilinawin ko lang, anang host. May relasyon dati itong Richard, na fiancé mo ngayon, kay Kendra Vargas kaya sila nagkaanak. Not really. Buhay pa ng mga panahong yun ang asawa ni Richard, na unfortunately, ay hindi magkaanak. Lingid sa kaalaman ng asawa nito, naghanap si Richard ng magiging baby maker. At si Kendra Vargas na nga ayon. Yes. So, saan nakilala nitong si Richard Raymundo si Kendra Vargas? Sa isang mumurohing bar. Kendra Vargas, whose real name is Maria Eunice Toledo, was already a bar girl at the age of 19. And, what happened? Tumakas itong si Kendra matapos matanggap ang kalahating milyong down payment mula kay Richard kaya't di na nalaman ni Richard na nabuntis nga ito. Lately lang actually niya nalaman ang tungkol sa bata. Base sa mga balibalita medyo may unawaan daw itong sina Richard Raymundo at Kendra Vargas ngayon, anang host. As a matter of fact ay na-feature pa sa ilang mga tabloid ang pagdidate umano ng dalawa, kasama ang di umano'y anak nila, sa isang mall sa Nueva Ecija. Sources are saying that they are currently dating. That's ridiculous. Lisa lang naman ang gusto ni Richard, at iyon ay ang makuha ang anak niya mula kay Kendra. So, alam mo ang tungkol sa pagdidate ng dalawa? Yeah, of course. I understand. It's his daughter. Hindi niyo po kasi na itatanong, some 4 years ago, Richard met a car accident. Iyon ang ikinamatay ng asawa niya. Naging malubha din ang kalagayan ni Richard but thanks God, he was able to survive. Iyon nga lang naapektuhan ang capability niyang magkaanak uli. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang makuha ang bata mula kay Kendra. But hanggang doon na lang iyon. Nothing's changed, we're still getting married. Kendra, are you okay? Gusto mo ikuha kita ng tubig? Mula sa telebisyon ay nabaling ang paningin ni Kendra kay Larry. Naroon sa mukha nito ang matinding pag-aalala. And only then did she realize that her cheeks were already soaked with her own tears. Nararamdaman ni Richard ang pagsisigalawan ng kanyang mga panga habang idinadayal niya ang numero ni Charmaine. Napamura siya ng malakas nang hindi niya ito makontak. Nagri-ring lang pero walang sumasagot. Ang numero ng kapatid niyang si Zoe ang sunod niyang tinawagan. Magkaibigan sina Zoe at Charmaine, sigurado siyang kahit na papano ay may alam ang kapatid sa mga nangyayari. Kuya Richard, anito mula sa kabilang linya. Were you able to talk with Charmaine lately? Napanood mo na kuya. Ang sahalip ay sagot nito. Kahapon pa kita gustong tawagan Hinintay ko lang na ikaw ang mauna. Actually, nakausap ko na si Charmaine tungkol dun, and she said it was all true, may anak nga raw kayo ni Kendra Vargas. Is it true, kuya? Kanino daw niya nalaman ang lahat ng iyon? Did you ask her? Ang tanong niya dito, sa halip na diretsahang sagutin ang mga katanungan nito. Kay kuya alas daw po kuya, anang kapatid, napamura siya sabay patay sa linya ng telepono. He'll just get back to her later. Agad niyang idinayal ang numero ng kaibigan. Richard pare, anito mula sa kabilang linya, alas. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ka. Why did you tell Charmaine everything? Ang nanggagalaiti niyang wika. Dude, let me explain, anito sa mababang tono. I'm so sorry, okay. I got drunk dude, Charmaine planned it all. She got me drunk then she extracted all those information out of me. Sorry talaga pare, I know it's entirely my fault. I'm so sorry. This is not the right time to say sorry alas. Ipagdasal mo na lang na maaayos ko pa tunggulong ginawa mo, kundi kalimutan mo nang naging magkaibigan pa tayo. He hung up without bidding goodbye. He let out a deep sigh, before proceeding on calling Kendra's number. Inihanda na niya ang sarili sa magiging reaksyon nito, in case nakarating na dito ang balita. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib, habang hinihintay na sagutin ni Kendra ang kanyang tawag. Magkahalo ang damdaming biglang lumukob kay Kendra, nang makita niyang si Richard ang tumatawag sa kanya. At sa lahat ng iyon, nangingibabaw ang galit at puot niya para dito. Richard, ang walang paligoy-ligoy niyang sagot sa tawag nito, Kendra please, let me explain first. Please, hear me out.
His voice was pleading but no, hindi na nito mabibilog ang kanyang ulo. She had enough of his lies. I have no time for all your lies, Richard. Just remember this, hindi mo makukuha sa akin si Milan, magkasakita na muna tayo. She said before hanging up on him. Hindi pa man nakakadalawang segundo mula nang putulin niya ang linya, ay muli na naman ito tumatawag. She turned her phone off, and tossed it to her bed. Pagkatapos ay pasalampak siyang naupo sa kama sabay hilamos sa sariling mga palad sa kanyang mukha. Then she burst into tears. Hindi niya napigilan ang sariling mapahagulhol ng iyak. Yes, she was hurting. Richard Raymundo was hurting her, and the pain felt so real. Parang kinukuyumos ng isang gahiganteng kamay ang kanyang puso mula sa loob. She can't even hardly breathe. You're so pathetic, Kendra. Ang lihim niyang pag-alit sa sarili. This is all your fault. Oo, kasalanan niya ang lahat, nag-assume siya. It was so dumb of her, to assume na may mas malalim na dahilan si Richard sa pakikipaglapit nito sa kanya. It was so stupid of her to assume na kahit na papano, ay pinapahalagahan din ito ang nangyari sa kanila sa Tagaytay. It was so pathetic of her, to assume na may ibang ibig sabihin ang pagtawag-tawag nito sa kanya. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat, taktika lang ni Richard ang lahat ng iyon, upang makuha ang anak mula sa kanya. And she was the biggest fool on earth, para huwag agad ma-recognize ang tunay nitong motibo. Wrong, she knew it all along. From the very start ay alam naman niya ang tunay na pakay ni Richard sa kanya. But she was so let him make her believe otherwise. Hinayaan niya yung bilugin ang ulo niya, worse, talagang nagpakagaga pa siya para hayaang mahulog ng tuluyan ang damdamin dito. Isang damdaming dati nang umusbong sa mura niyang puso, may ilang taon na rin ang nakakaraan. Isang damdaming nagawa niyang takasan noon, ngunit heto ngayon at nagbabalik na naman. Marahas niyang pinahid ang mga luha gamit ang sariling mga kamay. This is not the right time to wail, she thought. Hindi ito ang tamang oras para mag-iiyak. Kailangan niyang mag-isip ng matino, bago pa man tuluyang may sagawa ni Richard ang masama nitong plano. She had to think fast. And so she came up with a decision, kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. Oo, hindi pwede. Oo, maraming problema. Bahala na, she thought. Ang importante ay masigurado niyang hindi makukuha ni Richard si Milan. Nagulat ang Tita Rosa niya, nang makita nito ang pagbaba niya mula sa taxi, na naghatid sa kanya mula airport hanggang Nueva Ecija. Kendra, ba't di mo sinabing uuwi ka ng Pilipinas? Anito habang dali-dali siyang pinagbubuksan ng gate. Where's Milan, Tita Rosa? Aniya habang papasok na sila ng bahay. Nasa Maynila, nilipat ni Richard ng ospital doon. Tinawagan ka naman ni Richard, di ba? Ang sabi niya ay siya na ang baalang magsabi sa'yo. Sorry at di na kita natawagan. Nawala sa isip ko kakapa root par ito, anito. Then why are you here? Sinong kasama ni Milan sa Maynila? Aniya. Andan naman si Tammy. Kailangan ko kasing umuwi dito para kunin yung ibang gamit ng bata. Pero andan din naman si Richard sa ospital, kaya wala kang dapat na ipag-alala, anito. Bakit niyo po iniwan si Milan kasama ni Richard? Hindi niya naiwasang tumaas ng konti, ang tono ng boses. Kendra, huminahon ka muna. Eh alam niyo naman ang nangyayari, di ba? Putol niya sa sinasabi nito. Kung sa New York nga nakarating yung balitang yun. Imposible naman itong hindi niyo napanood. Oo, napanood ko. Pero, that man is good for nothing. Tita Rosa, ang muli niyang putol sa sinasabi nito. Talagang gagawin niya lahat, makuha lamang si Milan. At talagang isinambulat pa niya sa buong mundo ang masalimuot kong nakaraan, may sa katuparan lang ang masama niyang plano. Walang puso ang Richard ngayon, tita. Wala siyang kasengsama. Kendra, makinig ka muna. Nagkausap na kami ni Richard, nagpaliwanag na siya. Ang mas mabuti siguro'y kausapin mo rin siya nang magkaintindihan kayo. Pat parang mas kinakampihan mo pa ata ang lalaking yun, tita. Hindi naman sa kinakampihan ko si Richard, Kendra, ang mahinahon nitong wika. Ang sa akin lang naman, bigyan mo muna ng pagkakataong makapagpaliwanag yung tao. Hindi naman siguro siya ganun kasama para ipahamak ka, makuha lang ang bata.
isa pa, nakikita ko naman na tapat ang pagmamahal niya sa anak niyo. Dapat siguro ay magkasundo na muna kayo sa ngayon, alang-alang kay Milan. Ipasantabi niyo na muna ang kung anumang hindi niyo pagkakaintindihan. Ipagpatuloy niyo na lang muna ang napag-usapan niyong pagdadala kay Milan sa Amerika. Amerika? Anong Amerika? Aniya dito? Hindi ba't napagkasundoan niyo nang dalhin sa Amerika si Milan, upang doon na ipagamot? Kaya nga ako umuwi ng Nueva Ecija ngayon eh. Ipinapakuha ni Richard sa akin ang mga kakailang ganing papeles, nang mapadali ang pagpunta ni Milan sa Amerika. Wala kaming napag-usapang ilalabas niya ng bansa si Milan. Aniya sa malakas na boses. Pero ang sabi, si, nagsisinungaling ang lalaking yun, tita. Akin na ang susi ng kotse at babalik ako ng Maynila. Aniya habang mabilis ang mga hakbang na lumabas ng bahay, upang tunguhin ang kotseng nakahimpil sa garahe. Ilang sandali lang ay tinatahak na niya ang daan pabalik ng Maynila. Mabuti na lamang kamot nakatulog siya sa taxi, kaninang pauwi siya ng Nueva Ecija. Kahit papano ay may natitira pa siyang lakas, para ipagmaneho ang sarili pabalik ng Maynila. Kinuha niya ang cellphone mula sa ibabaw ng dashboard, at saka tinawagan ang numero ni Tammy habang tuloy sa pagmamaneho. Tammy, nasa aling ospital kayo ngayon? Pupunta ako dyan, aniya dito, Ma'am Kendra. Nasa Pilipinas po kayo. Anito mula sa kabilang linya ng telepono. She sounded surprised. Nasaan kayo ngayon, Tammy? Ang pag-uulit niya sa katanungan. Narito po kami ngayon sa bahay ni Sir Richard. Inilabas na po kasi ng ospital si Milan kaninang umaga, anito. What? Bakit nandyan kayo sa bahay ng lalaking iyan? Eh, kasi po, ibigay mo sa akin ang eksaktong address ng kinaroroonan niyo ngayon, Tammy. Ngayon din. Eh kasi Ma'am Kendra, nasa exclusive subdivision po yung bahay. Baka di rin po kayo papapasukin ng gwardya. I don't care. Give me the exact address. Now. Oh, sige po, sige po. Sasabihin ko na lang din po sa kanila na darating kayo, ang natatarantang sabi sa kanya ng yaya ni Milan, bago ibinigay sa kanya ang eksaktong address ng bahay. Nanginginig ang mga kalamnan ni Kendra, matapos putulin ang linya ng telepono. You want war? I'll give you war. Sa isip niya habang mas lalo pang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse.